sa kwarto ngayon. And I'm kind of bored, so I'm going to do something. Na medyo natatakot ako kasi ayoko talaga gawin to. So, magka-cut ako ng hair ko. Bored na bored talaga ako, so I'm going to do side bangs. So, ito yung gunting na gagamitin ko. And, wala, bored na bored talaga ako. So, oh my god, natatakot ako. Okay. So, here's going to. So, ang gagamitin kong hair. Paano ba yun? Oh, oh my god. Kagawin ko ba to? So, ayan. Ika-cut ko lang yung hair ko. Kasi wala talaga akong magawa. So, kukuha lang ng konti. Naiiyak ako. So, ganito na lang kaya. Maliit lang naman ang gagawin kong buhok. Side bangs. Yeah. Naiiyak ako. Naiiyak ako. Bored na bored talaga ako. So, gagawin ko to. Kasi wala lang bored lang talaga. So, maliit lang ang gagawin ko. Wala, naiiyak ako. So, gagawin ko na. Oh my god! Naiiyak ako, mami. Shucks. So, ito na. Gagawin ko na. Okay. Parang hindi. Okay. Hindi ko talaga alam paano ko i-section yung buhok. So, okay na yata ito. Yung maliit ko na buhok lang. Huwag yung haba. Ay. Eh kasi, pag ako nagkamali na naman dito, kasi dati, nag-cut na rin ako ng hair ko. Tapos ang nangyari, ang kapal lang kinalabasan. So, yan. Ganyan lang kahapon. Ako, ganyan lang kanipis. Nanginginig pa ako. So, gagawin ko ganito. Oh my god! Hala, oh my god! Alam, may bangsa ulit ako. Pero maliit lang. Ay, I like it. Like ko siya. Ang ganda. So, ayan. Oh my god! Hello. Hello, ang ganda. Maganda naman. Kasi mal konti lang siya. Hindi ko napapakita. Hello, ang ganda. Maganda naman. Dadagdagan ko pa. Hindi ko dadagdagan ko. So tatapon ko lang. Ayan. Oh my god. I don't know what I'm doing. So, aayusin ko siya. Okay, pili ko kakapal lang siya. So, ayan, kukunin ko siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, pero sige, kaya natin to. Kaya natin to. So, kaya kita ko ginagawa nila ganito. Ano ba? Ano ba? Patayo, di ba? Ako talaga, I just me. Okay, so I did it. Ay, meron na akong bangs. Kahit side bangs lang. Ay, okay. Okay, gusto ko siya. I like it. Gusto ko siya, ang ganda. Okay, so bored lang talaga ako. So, bored lang talaga. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi, mga ka-hotdog! So, if you're new to my channel, hi, my name is Janella Lim. And follow me on my social media accounts. Kaya, ayun! So, marami nagtatanong sa inyo kung ano yung skincare routine ko. And kung yun pa rin ba yung ginagamit kong skincare products. And paano ko na may maintain yung face ko nang walang pimple. Actually, nagkakaroon ako ng pimple. Pero, pag ginagawa ko yung mga bawal sa skin ko... Ang daming bawal sa skin ko. And yeah. So, i-explain ko lang naman sa inyo and bibigyan ko kayo ng tips. Pero, papaalala ko lang, hindi lahat ng gumagana sa akin ay gumagana din sa inyo. So, feeling ko mabilis ang vlog lang naman to. Kasi,
kinukulit niya lang talaga ako. So, napapansin niyo may pimple marks pa rin ako kasi nagka-pimple ako this past few days. Pero nawala agad siya. Tatlong product na lang yung ginagamit ko. And, ayun. Yung isa, hindi ko pa nasasabi sa inyo and hindi ko siya nasabi din sa past video ko na skincare routine ko. So, yun yung sabon na ginagamit ko sa mukha ko. Kaya, ayun. Tatlo na lang ginagamit ko. Kasi, okay naman yung skin ko. Kasi nung diniscuss ko kasi yung skincare routine ko na yun, yun yung time na dry talaga yung face ko kasi nakabilad ako sa araw and puro rehearsal and stuff. Kaya, naging dry yung face ko. Kaya, ayun. So, first na ginagamit ko sabon is yung Dr. Wong Sulfur Soap. I don't know kung tamang Dr. Wong ba yun. Kasi guys, I don't know. May nag-advise kasi sa akin. And, sabi niya, mawawala yung pimples mo kasi. Ang tawag dito, yung pimples ko kasi, alam niyo yung blind pimple. I mean, yun yung walang mata na pimple sa malamang blind. Hindi, yun yung pimple na parang wala siyang nana. Alam mo yun, may pimple na may nana, di ba? Kaya yun yung pimples ko. So, ang hirap niya tanggalin kasi syempre, blind. And usually, yung pimple ko na yun, lumalabas na ako. And as you can see, wala. Ayan, wala. So, tinry ko. And, ayun, nung tinuloy-tuloy ko siya gamitin, nang gamit yung dalawang product na ginagamit ko sunod. Ayun, naging okay yung skin ko kahit hindi ko ginagamit yung moisturizer ko na Aqua. Kahit hindi ko ginagamit yung facial wash ko and stuff. Wala na akong ginagawa sa mukha ko kasi sabi nila mama, pag lalo mong pinakialaman yung mukha mo, alam niyo yun, magbe-breakout ka lalo. Huwag kayong gagamit ng maraming product and huwag kayong masyadong mag-try ng products na hindi naman hiyak sa inyo and hindi kayo sure. And kasi ang iba sinasabi, punta kayo sa dermatologist and stuff, ask your dermatologist and stuff. Pero kasi yung iba, syempre, hindi naman tayo nagde-derma, hindi rin ako nagde-derma. So inalam ko lang talaga sa sarili ko kung ano yung mga bawal sa akin. Kasi dati, yung skincare ko, ang dami kong ginagamit. I think 7 products ang ginagamit ko dati. And kompleto yung may facial wash, may moisturizer, merong cleanser, may toner, merong sunscreen, meron akong cleanser. Basta yun, ang dami. As in. Kaya ayun, nag-irritate yung face ko, tapos nag-breakout ako lahat dito. So, I don't know kung nandiyan pa yung picture. Kung may picture pa ako dyan, sige, papakita ko dyan. Yan, papakita ko dyan. Tapos, ayun, parang I learned my lesson. Tsaka, pag umiinom ako ng gatas, observation ko lang ha, pag umiinom ako ng gatas, yung sobrang gatas, like everyday, dun ako nagkaka-pimple, and I don't know why. Kaya, ayun, mag-ingat-ingat lang kayo and observe lang yung skin nyo, kung anong bawal and stuff. So, yung second product na ginagamit ko is Aloe Vera Facial Mist. Ayan, ilang beses ko nababanggit yan kasi sobrang ganda nan and I recommend it sa inyo. And ang skin ko kasi is oily, dry, ganun. Eh kasi, ewan ko, kasi yung ginamit ko siya, ayun, alam nyo yun, kahit na wala yung ibang product eh, kahit yun ang gamitin ko, hydrated lang ang face ko, okay na ako. Kasi pag sobrang moist yung face mo, pag sobrang, ano tawag dito? Pag sobrang hydrated siya, nag-i-irritate din yung face mo and alam ko no open yung pores mo. Yun ang alam ko. Tapos pag open siya, syempre syempre ayaw niya naman ng ganun, di ba? Kaya ayun. And next na product ko, ito yung pinaka-favorite ko talaga is Jeju Aloe Eyes. Ito, natakot ako gamitin to dati. Kasi alam niyo, takot na ako mag-try ng bagong products. And I tried it nung kailangan ko na talaga ng moisturizer na kahit wala nang ibang products na talaga ang gagamitin ko. And ito din yung ginagawa kong base sa face ko. Pag nagbe-makeup ako and stuff, kaya mukhang shiny, shimmering, splendid tong mukha ko. Kaya, ayun. Tapos, nung binili ko siya, nung ginagamit-gamit ko na siya, nag-breakout ako una. Kasi syempre, hindi pa siya yung sa face ko. Pero nung sabi ko, kaya ko to, may hiyang to sa face ko. And yun, tinuloy-tuloy ko siya, naging okay yung face ko.
Itong tatlong product na to, tinuloy-tuloy ko lang siya hanggang sa naging okay yung skin ko. Basta, uminom-inom kayo ng maraming tubig. Kaya, ayun. Ano ma, sana okay ka lang. So, ayun kasi, pumasok si mama. And, ayun. Ayaw niya magpakita sa camera. So, pagbigyan na lang natin. Kaya, ayun. As I was saying, asan na ba ako? So, hindi ko na alam yung last na sinabi ko. So, basta, ang advice ko lang sa inyo, huwag kayo masyado gumamit ng mga products na hindi naman iyang sa inyo. And huwag kayo gagamit ng maraming product. Uminom kayo lagi ng maraming tubig. Yun lang ang pinakaano ng skin nyo. Kasi syempre, ngayong panahon ng quarantine, sobrang init. Kala mo, kakabangon mo lang sa impyerno pagkagising sa umaga. Kaya, ayun, uminom kayo ng maraming tubig. And ma-advise ko rin sa inyo, kapag gusto nyo i-close yung pores nyo, ito, natry ko na to, mag-ice kayo. Ito yung time na, ano, na wala pang Jeju Aloe Ice. Ina-ice ko lang tong mukha ko. Ice. Yellow, ha? Yellow. Yan. Ini-yellow ko lang yan. Kaya, ayun. Tsaka, guys, ito yung bangs na ginupit ko. Hindi ko siya sinagad. I mean, ang dami kasi nagsasabi, i-bangs ko daw na ganun. Ito yung mukha kong timang, di ba? Hindi bagay sa akin. Kaya, ang ginawa ko na lang, side bangs. Kaya, it turned out pretty well naman. Kasi, parang nung walang nangyari. Pero kasi, ang boring ng buhok ko. Alam yun, pag tuwing tinititigan ko yung buhok ko, sabi ko, ang straight naman ng buhok ko. Wala bang mangyayaring layers, something. So, ginawa ko na lang. Nag-bangs na lang ako. Kesa naman, guluhin ko yung buhok ko na gupit-gupitin ko. Ay, Diyos ko. Kaya, ayun, bored lang talaga ako. Yung naman ang masasabi ko today and ma-advise ko sa inyo, yun yung tips ko para sa skincare ko. Simpleng vlog lang to kasi requested talaga to. And simple lang naman yung products na ginagamit ko, kaya yun lang naman masasabi ko. Ito rin ang ma-advise ko sa inyo, guys. Kasi may nagtanong sa akin, paano makamove on? Actually, hindi ko masasagot yun ngayon kasi hindi pa ako nakamove on. Charot! Cameroons. So, ayun. Paano mag-move on? So, hindi mo naman kasi siya mamamalayan eh. Kasi, pag hindi mo siya pinansin, like, hindi mo pinansin yung feelings mo, hindi mo pinansin na nag-move on ka, magugulat ka na lang pala na, ay, wala na akong pake sa kanya. Wala na akong iniisip, hindi ko na siya iniisip, or whatsoever, wala ka nang nararamdaman, or, in short, nagmamadid ka na sa kanya. Kasi, alam niyo guys, hindi lahat ng ex ay sobrang mature. I mean, dapat kung ex ka, huwag kang epal. Kung ex ka, huwag kang epal sa bago niya. Kunyari, may bago siya. So, hayaan mo na lang siya. Huwag ka na maghabol. And respeto na lang sa isa't isa. Yun ang pagiging mature. So, ang sabi ng iba, kapag nagko-communicate pa rin kayo ng ex nyo, eh, mature. Actually, it depends. Kasi, syempre, may mag-ex na ayaw magkausap kasi mahal pa nila and hindi sila makamove on. And merong mag-ex na nagsasaktan pa sa isa't isa pero nag-uusap pa rin. Guys, huwag niyo ipipili sa sarili niyo na para makausap niyo lang yung taong gusto niyo, ha? Oh. Kasi, guys, hindi niyo naman kailangan ipili sa sarili niyo sa taong hindi na ikaw yung gusto. Right? Nice. And in my opinion, just go with the flow lang and enjoy life. I'm glad kasi nagtanong kayo. Kasi sobrang bored ko talaga. So, and guys, lang naman ang masasabi ko for today.